Hello, what's up again mga Kabenjos? Nagbabalik naman po si Kabenjos, yan. May share naman ako sa inyong videos, yan. Gagawa po tayo ng pipe na katulad nito na hindi nagagamit ng elbow at saka ng bender dahil wala namang makakabend ng katulad nitong kalaking pipe. So, shout out pala sa lahat ng mga fitters dyan sa barko, sa shipyard, at saan man sulok na gumagawa ng related sa pipe. So, may share lang ako sa inyo katulad nito na gagawin natin. Pero, kailangan ninyo ng meron kayong machine na katulad nito na ipapakita ko sa inyo. So, tara, let's umpisa na natin. Ito po ang pipe na i-set natin. Yan. Tingnan nyo. Hindi po, yan, pantay po siya. Sentro po siya. Dito naman sa kabila, hindi yan. Hindi yan pantay. 60. Sa ilalim, 60. And then sa taas, yan, tingnan nyo sa taas, about 35. So, may diferensya na 25 degrees. So, hindi pwede na straight ang pipe ilagay natin dyan dahil pangit naman yan. Baka magreklamo ang mga seaman. Ito na po ang pipe. Dinala ko na sa shop. Yan, katulad nito, hindi na tayo gagamit ng elbow. Ito pa po mga pipe nito. Yan po. Dalawang pipe ang kakat natin. Ito po, straight lang yan ang dalawang pipe na kakat ko. So, ipapakita ko sa inyo. Isang malaki at saka isang 100. Yan, kailangan ninyo ng katulad nitong superpower tools na cut off. Hindi na kailangan ng bender o elbow na gagamitin. So, may diskarte po yan dito para sa pag bend ng pipe. Hindi na kailangan ng bend ng pipe. Kakatin na natin yan. So, mag-marking muna tayo. Yan, bali 150. And then, yan, bali 60. 60 ang difference niya. 60. So, yan po, 150 to 210. Yan, may 60 po. May computation kasi yan. Yan. Na kailangan mo lang yan i-adjust yan para mag-slide. Slide ang bender. Yan. So, kanyang cutting yan. Just slide po yan. Ganyan lang po ang diskarte. Kaya niyang mag-form yan ng 15, 45 to 90 degrees. Yan. So, kakating na po natin ang pipe. So, kailangan nyo lang ng tools na ganito para hindi na kailangan ng elbow at saka ng bender. Yan. Nakating po natin. Malakas po ito eh. Yan na. So, nakat na po natin ang pipe. Yan, dalawa na. Yan o. Hindi yan. Pantay ang pag-cutting. Yan, tingnan. So, ayan na po. Hindi yan pantay. Naka, ano yan. Ang pag-cutting. Yan, pakita ko sa inyo ang diskarte naman. So, kakat natin naman ang kanyang dugtong. So, kailangan pantay din po yan. Yan, gagamitan natin ng L-square. Yan. So, pantay yan dapat sa baba hanggang sa taas. Yan. Inipit up ko po. Yan. So, pantay na siya. Tingnan nyo. Pantay na po siya. Yan, pantay na pantay. So, ilalak na po natin para hindi na gumalaw. Lock natin yan. So, tingnan nyo. Hindi naman siya fit na pa rin. Fit pa rin po siya. Hindi siya gumalaw. Para pantay po siya. Yan.
So ika-cut na natin. Yan. Nahulog. So yan, ito na po ang pipe. Yan, tatlong cut na siya. Yan, tingnan nyo, hindi siya pantay, di ba? Naka-slide. Yan, so paglagay mo straight yan, mababalik ka rin mo lang. Yan, opposite lang sila. And then sa taas niya ganun din, opposite din siya. Yeah, so tingnan niyo na 25 degrees po siya ang 25 ang difference po siya sa distance niya sa ilalim hanggang sa taas. Yeah, so ayan na po. Iba, hindi na kailangan ni bender. So at kailangan pantay po siya, nileleberan ko po. Yan, so pantay siya sa gilid. Yan, so pantay siya. Dito naman sa kabila, yan, sa harap naman, so dapat pantay din siya. So medyo hindi siya pantay, i-align natin, yan. Ayan po. Pantay na po siya. So tingnan nyo yan, naka-zero po. Yan, okay na yan. Ito naman ang malaking nakat ko. Yan. Ito po ang malaki yan. Yan po ang kinuna natin kanina ng sukat. So, ayan. So, ready na po i-spot. Yan, spot ko na po. Tingnan nyo yan. Spot natin para matibay po. Dahil dadali naman yun doon sa aming ginagawan. So, kailangan matibay talaga ang pag-fit, ang pag-welding. Yan na po. Okay na po siya. Yan. So, ganyan lang kadali po. So, nandito na tayo sa workplace naman yan. Yan na po, nalagay ko na po ang pipe. So, ayan po. Pantay na po siya. Yan. Dito sa harap, okay siya. Straight lang dahil pantay po. Dito may difference. So, ganyan lang po kadali mag-bend ng pipe. Na hindi na kailangan ng bender at saka ng elbow. So, salamat po sa ating boss na po na pinagkatiwala sa atin sa ganyang mga trabaho. So marami na tayong nalalaman dito. So maraming salamat po. Shout out po sa lahat ng mga Peter dyan. Peter sa barko. Yan, sa shipyard. Thank you po. Sana may natutunan ko yun sa aking na share na video. So hanggang dito na lang mga kabenches. Bye bye po.